Hello! Mga katukmol! Hindi ito candy o chocolate na galing Dumaguete. Ito ay mga kastanyas na marami. Sa araw ng Pasko, huwag nang malulumbay. So dito ko lang nalaman sa Saudi ano na ang kastanyas at chestnut pala ay iisa. Sus Mariosep, kundi pa ako nag-abroad ah. Alam ko ang chestnut, lagi ko yung nakikita sa mga palabas at sa mga supermarket dito sa Saudi. Pero yung kastanyas, naririnig ko lang nung nasa Pinas ako, pero di ko pa nakikita o natitikman. Kaya hindi ko alam kung ano itsura ng kastanyas na yan. Diyos ko, kasta lang naman kasi yung alam ko ah. Dahil nga sa napag-alaman ko na ang English ng kastanyas ay chestnut, eh di iluto natin nang matikman na. So hello, 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 mga dipungan! Dahil sa nakasale ang kastanyas dito sa Danube, isang bag 2 real lang. Ayan no, kaya kumuha ako ng dalawa. Pero ang discount po na ito guys ay para lamang sa mga loyalty member ng Danube. Kumbaga sa Pinas, ito yung may mga advantage card ganon. O di kaya, Suki card. Kaya nung pinalagyan ko na siya ng presyo, ayan no, naka-regular price pa rin. Kasi magdi-discount lang ito sa cashier kapag binigay mo yung mobile number mo. At automatic, pasok na yan sa points mo at member ka na ng loyalty. Ganon lang kadali dito. Di na kailangan ng ID or ikama at wala rin i-fill out na form. Ayan o, kita nyo may discount na, 4 lang binayaran ko. Yung points, makikita mo na agad sa resibo mo. Kung gusto mo naman mamonitor yung points mo, tapos alamin yung mga eksklusibong loyalty offers, pwede mo i-download yung app ng Danube. Tapos mag-sign up ka gamit nung binigay mong mobile number. Ganun lang kasimple. Wala kang anumang babayaran, maging sino ka man, basta mayroon kang mobile number para maka-avail. Hindi gaya dyan sa inyo na kailangan mo pa mag-ipon ng maraming resibo, tapos madami pa ipapa-fill out sa'yo na form. Abutin ka pa ng ilang minuto, tapos yung card mo, babalikan mo pa after ng ilang araw. At higit sa lahat, yung sa inyo, may bayad. Okay, nung para ko lang, baka ma-inspire kayo at baguhin ninyo yung sistema ninyo, hindi yung pinapahirapan nyo palalo yung customer. So bago ko ito lutuin, inanood muna ako sa YouTube para alamin kung ano ba ang lutong gagawin ko dito. Kasi nung hindi ko pa alam na kastanyas pala ang tawag dito, tuwing nakikita ko ito sa mga hypermarket, akala ko ito yung pinapakain lang sa mga squirrel. Kasi ganun yung napapanood ko eh, yung pinapasok nila sa bunganga nila, diba? Tas ang dami nilang nailalagay. Pero bakit nung sinubukan ko, hindi man lang magkasya yung dalawang kastanyas sa bibig ko? Ba't ganun? Pag ibang kastanyas naman yung kinakain ko, yung malambot-lambot ba, kasya naman ang dalawa. Mabuhok nga lang kasi, charot! Masarap ang kastanyas kapag iniihaw. Kaso yung napanood ko, inihaw man nila sa buhangin o parang dinurog na hollow block yata yun. Eh paano ko naman gagawin yun dito, Diyos ko? Kaya ibang luto na lang itong battered kastanyas na napanood ko. Una, hiwaan muna yung shell. Gamit ang gunting, wag na wag kayong gagamit ng kutsilyo kasi ginawa ko yan, madulas, muntikan na akong masugat, Diyos ko. So ganyan lang sa nakikita ninyo yung gagawin. Guntingin nyo lang yung shell sa ibabaw para may pintuan siya na magbubukas kapag niluto na natin at madali tanggalin yung balat. Wag mo isama yung buto, syempre kapag ginunting mo yung shell lang talaga. Dahan-dahan lang sa paggunting, baka masugatan. Alam mo ba kung paano yung dahan-dahan? Eto, ipakita ko sa'yo. Halika, samahan mo akong magbihis sa loob ng kwarto. Charot. Mag-change outfit lang ako kasi sayang tong mga nabili ko sa TikTok ba na mga damit kung di ko rin isusuot, diba? O ayan, diba ang bilis lang ng transformation ko? Ay ano ba to? May nakaharang pang timba ah. Bumibelo na ang tao eh. Di makatulog sa gabi, sana ikaw ang katabi. Dahan-dahan lang, oh dahan lang. Natatai dyan si Maha sa step na yan, no? Tignan nyo, oh, ba't ganyan kasi, ah? Itong Maha na to, kung ano-ano naiisip na step. So, yun lang, sa sunod na cooking vlog na ako mag-Sara G, ano, para di kayo magsawa. Ako na muna ngayon, si Maho Salvador, as in Mabaho. Ngayon, alam nyo na kung paano yung dahan-dahan, ano? Bihis lang ako saglit, baka madumihan pa tong panlakat kong damit. O, ayan, ang bilis lang, diba? Napagod nga lang ako, Diyos ko, di pa ako nakakapagluto. Ayan, tapos ko na pong hiwaan yung mga balat nila, pero hindi ko po hiniwaan lahat. Nagtira pa ako ng kalahati nung nabili kong kastanyas. Alam nyo kung bakit? Dahil nahulaan ko sa future na magkakamali ako dito sa aking unang salang. Ilagay sa kawali yung mga kastanyas na nakatingala yung part na may hiniwaan para kitang-kita mo yung laman sa loob kapag bumuka na siya at isinuko mo na ang bataan. Lagyan ng konting tubig, lagyan ng butter, mantikilya o di kaya mantika, pero mas masarap kapag butter para mabango-bango kapag bumuka na ang ating kastanyas.
Lagyan din ng kaunting asukal para manamis na miss. Diyos ko, nahilo ako dun ah. Sa katakpan ng bataan at pakuluan sa katamtamang apoy sa loob ng 15 to 20 minutes. Tapos okay na daw, ganun lang yung kasimple sa napanood ko. Pero dahil nga sa first time ko tong lutuin, nababother ako, Diyos ko, kaya maya't maya, panaysilip ko ba? Parang may mali kasi sa ginagawa ko, Diyos ko. After 20 minutes guys, natuyo na yung tubig niya, yung butter na lang yung natitira, pero hindi pa rin siya bumubuka. Bakit mang ganoon, oy? Ginunting-gunting ko ulit, baka hindi ko lang nahiwa ng maayos yung balat. Kaso, tinatamaan ko naman na yung buto niya sa loob. So may mali talaga dito, oo. Binuhusan ko ulit ng tubig habang continue lang ako sa pagpapakulo. Kasi parang kumukulo na rin yung dugo ko eh. Hanggang sa nilipat ko na lang siya sa isang maliit na kaserola. Ewan ko ba kung ba't naisipan ko pang ilipat ito sa isang maliit na lagayan. Eh ganun din naman yung kinalabasan, Diyos ko, di pa rin bumuka. Ayan o tignan nyo, kailangan kasi bumuka yan guys na parang humihiwalay na yung laman doon sa balat para madali siyang kainin. Dahil dyan, hinango ko na lang sa plato at gagawa na lang ako ng panibago. Sinubukan kong tikman, masarap naman, hindi lang talaga siya bumuka. Kaya nanood ako ulit ng ibang video sa YouTube at hiniwaan ko na naman yung mga natirang kastanyas. Pero ngayon ay ibababad ko na siya sa mainit na tubig bago ko lutuin. Ganun daw kasi dun sa bago kong napanood. So pagkatapos ko buhusan ng mainit na tubig, itakpan ko muna ito ng platong may lamang palitaw sa loob daw ng 5 minuto. Kung bakit may palitaw, hindi ko din alam. Bahala kayong matakam dyan, no? Pagkatapos ibabad, ngayon ay pakulaan na natin sa isang maliit na kawali. Sa katamtaming apoy, ilagay ang mga binabad na kastanyas tapos buhusan ng konting tubig. Takpan at pakuluan lang yan hanggang sa tuluyang mag-evaporate lahat ng nilagay na tubig. Tapos kapag natuyuan na siya parang ganyan, tuloy pa rin sa paghalo at pagluluto. Kumbaga, igigisa mo siya ng tuyo. Di ko alam sa Tagalog eh, isasang kutsaba, tama? Kasi sa amin sa Pangasinan, ang tawag dyan, isasang lil, ganon. Basta parang ganyan sa nakikita ninyo. So habang tumatagal, medyo natuwa-tuwa na ako kasi unti-unti nang bumubuka ang mga kabibe. Charot, mga kastanyas. Hinalo ko lang yung ibang mga naluto ko na kanina na nagkamali para dumami. Tapos baka bumuka din ito, sayang din, diba? Hindi na siya bumuka masyado, ewan ko kung bakit, pero okay na yan, at least nakita ko na yung mga manilaw-nilaw na laman sa loob. Kaya ang sunod na prosesong gagawin ay yung ginawa ko nung una, kung saan nagkamali ako. Pero ngayon ay inilipat ko na sa isang malaking kawali kasi umitim na yung ilalim nung kawaling pinagisahan ko. Baka mas lalo pang mangitim yung kalalabasan kapag naluto na. Ayan o, nakikita mo ba ang itim-itim? Gusto mo ihampas ko pa sa'yo ah? Charot ah. Ginisa ko pa rin ng konti kasi umaasa pa rin akong mas bubuka pa siya kaso wala na talaga akong magagawa. Kaya ayan, nilagyan ko na ng tubig, bottle at asukal katulad ng nakikita ninyo kung saan hindi ko napindot yung video kanina. Kaya ayan, kumukulo na nung nabidyohan ko. Hayaan lang yan na matuyo, tapos okay na, hanguin na natin at nang matikman na ang mga pinabukang kastanyas. Siyempre, aesthetic shot muna bago kumain. Parang ang sarap niya tikman guys, no? Mamasa-masa, tapos nagmamantika pa. Okay na yan at natakam na rin ako. Pwede bang umibig na? Oh, dahan-dahan lang, dahan-dahan lang. So ayan na po ang ating finished product. Ngayon ay imumukbang ko na po siya. At kung nagtataka kayo, bakit may palitaw dyan nakasama? Siyempre, alternative ko yan kapag hindi ako nabusog o hindi ko man nagustuhan yung lasa, diba? Nung tinikman ko na, masarap siya guys, as in, hindi ako nagbibiro. Mas masarap pa siya sa nilagang buto ng langka. Nahirapan nga lang ako balatan kasi ayaw talaga humiwalay yung balat doon sa buto. Dahil nga sa hindi siya bumuka ng tuluyan, hindi gaya nung nakita ko sa may video na halos humiwalay na yung balat doon sa may manilaw-nilaw na buto. Ewan ko nga lang kung bakit, pero may mga factors akong naiisip. Una, kaya hindi siya bumuka dahil ako mismo na nagluto ay hindi ko pa rin binubuka ang bataan. Kumbaga, I am still fresh and virgin ba? Kaya nakibagay siguro sa pagkatao ko yung kastanyas. Kaya ayun, di rin siya bumuka ng tuluyan. Pangalawang factor, siguro kulang yung pagbabad ko sa mainit na tubig. Sabi kasi sa video ay 5 minutes lang. E di sinunod ko naman yung 5 minutes. Kaso wala din. Tapos pangatlo, marahil hindi fresh yung nabili kong kastanyas. Yung iba kasing mga buto guys, parang dry na siya habang hinihiwaan ko. So yun lamang po. Hindi siya nakakabusog kasi syempre nuts lamang po ito. Pangatangata lang ba, masarap ito habang nanonood ka ng Netflix series. So dahil sa hindi ako nabusog, tapos bawal din daw kasi itong masobrahan yung pagkain talaga. Sa pagkakaalam ko, dapat nasa 10 piraso lang ang pwede mong kainin sa isang araw nito. Kaya ayun, pinapak ko na lang yung niluto kong palitaw. At yan po ang totoong dahilan kung bakit may niluto pa rin akong palitaw.
Muli, ito po ang inyong Happy Pill Oliver Castro na nagsasabing, no to toxicity, let's make people happy. Maligayang Pasko sa ating lahat. Ang sayo sa kagayawitan, awit na halandong unsa ka ng Pasko.